ang ika-anim na kwento patungkol sa pamilya na pinamagatang ang Alkansya ni Boyet. Mahirap lamang ang pamilya ni Boyet. Ang ama niyang si Mang Delphine ay isang magsasaka, subalit walang sariling lupa. Inuupahan lamang nito ang tinatamnan ng palay. Ang ina naman niyang si Aling Pasing ay simpleng may bahay lamang. 10 taon na si Boyet. Siya ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid. Sa pasukan ay nasa 4 na baitang na siya ng mababang paaralan. Kapag ganitong bakasyon ay sinasamantala ni Boyet ang pagkakataon. Gumagawa siya ng alkansyang kawayan. Panahon ng pamumunga ng bungang kahoy sa kanilang bakuran. Dahil maluwang ang kanilang bakuran ay maraming punong namumunga. Pinipitas nila ng kanyang ina ang mga bunga nito at itinitinda iyon sa palengke. Mabili ang kanilang mga tindang prutas. Kapag nakaubos sila ng paninda, ay agad siyang binibigyan ng pera sa kanyang inay. Salamat po inay. Mayroon na naman akong panghulog sa aking alkansya. Masayang sabi ni Boyet. Hayaan mo anak. Bago siguro mauubos ang mga bunga ng ating mga puno, ay mapupuno na ang alkansya mo. Sabi ng kanyang inay. Napuno nga ang alkansya ni Boyet. Masipag kasi siyang mag-ipon. Nang malapit na ang pasukan, ay nagkaroon ng malakas na bagyo at nasira ang mga tanim na palay ng tatay ni Boyet. Kakaunti lang ang kanilang inani. Nagkautang ang kanyang itay. Nag-alala naman ang inay ni Boyet. Malapit na ang pasukan at nawala ang inasa nilang panggagalingan ng pera. Baka hindi ka mapag-aral ngayong taon ito, anak. Malungkot na sabi ng kanyang inay. Nasira mga pananim natin dahil sa bagyo at may utang pa tayo. Makakapag-aral po ko, inay. Puno na po ang alkansya ko. Ito ang gagamitin ko sa aking pag-aaral. Nakangiting sabi ni Boyet. Nakapag-aral si Boyet ng pasukang iyon. Salamat at naisipan niyang mag-impok para sa darating na pangangailangan. Mga aral na mapupulot sa kwentong binasa. Matutong mag-impok upang sa oras ng pangangailangan ay may maidudukot. Ang mabuting bata ay karangalan sa magulang. Ang 7 kwento patungkol sa pamilya na pinamagatang Huling 5 Oras. Ito ay isinulat ni Silent W. Rider galing sa Wattpad. Tumunog na ang bell. Hudyat na ito para magsiuwian na ang mga estudyanteng kagaya ko. Pero bakit ang aga? Siguro ay nagkaroon na naman ng biglaang pagpupulong ng mga guro para sa darating na Foundation Day. Mukhang umaayon sa akin ang tadhana dahil ngayon din ang pag-uwi ng aking ina galing sa abroad. Nasasabik na ako dahil noong 5 taong gulang lang ako nang huli ko siyang makita. Ano na kayang itsura niya ngayon na ako ay nasa 2 baitang na ng pagiging high school? Sa aking pag-uwi ay may nasulyapan akong isang babaeng umiiyak. Tinulak ako ng aking pagkaososyo para tanungin ito kung bakit siya umiiyak. Ali, bakit po kayo umiiyak? Ito ang natanong ko sa babae. Hindi ko na kasi makikita ang aking anak habang buhay.
Kung hindi niyo po mamasamain, maaari ho ba kayong sumama sa akin upang mawala ang inyong lungkot? Iyon ay kung nais niyo lamang. Ang hindi ko mawari kung bakit ko ito nasabi. Ang pagtango niya at pag-abot sa akin ng kanyang kamay ay senyalis lamang ng kanyang pagpayag. Hindi namin namamalayan na ang oras habang kami ay magkasama. Tila isang panaginip ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nagwika ang Ali. Maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata? Sinunod ko ang kanyang utos at gayon na lamang nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking noo at ang narinig ko ay ang kanyang pagsabi sa akin ng "Mahal kita." Sa aking pagmulat ay nawala ang Ali na hindi ko man lang naitanong kung ano ang kanyang pangalan. Biglang umihip ng malamig na hangin na niyakap ang aking buong paligid. Hindi ko namalayan ang oras. Tinginan ko ang aking relo. Aba, anong oras na? Kailangan ko na palang umuwi. Nasabi ko sa aking sarili. Nilisan ko ang lugar na iyon nang may tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa aking pag-uwi ay nakita ko ang aking ama na tila kakatapos lang lumuha. Anong problema? Lumapit ako sa kanya at nagmano. Siya ay biglang nagwika. Anak, iniwan na tayo ng nanay mo. Namatay siya sa aksidente. 5 oras na ang nakalilipas. Imbis na umiyak ay naitanong ko lang sa kanya kung may litrato siya ng aking ina. Nagulat na lamang ako sa aking nakita. Hindi niya ako iniwan nang walang paalam. Ipinarating niya sa akin kung gaano ako kahalaga at kamahal niya. Siya pala ang Ali na aking nakasama kanina. Ang umiiyak na Ali. Ang inakala ko na isang estranghero ay ang mahal kong ina. Kahit sa kaunting panahon ay nakasama ko siya. Sa huling 5 oras ay pinuno ang buhay ko ng kasiyahan na noon ko lang naranasan. Mga aral na mapupulot natin sa kwentong binasa. Laging iparamdam sa mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Hindi sa lahat ng panahon ay makakasama natin sila. Kaya hanggat maaari ay sabihin natin ng madalas ang mga salitang I love you o mahal po kita sa kanila at pahalagan natin ang lahat ng sakripisyo nila sa atin. Kung ang iyong ama o ina ay nasa ibang bansa, maglaan ng oras upang makausap sila sa telepono man o sa mga chat. Maliit na bagay ito para sa atin, ngunit sa kanila ay sobrang mahalaga ito. Kahit sa ganoong paraan ay maiparamdam mo na mahalaga sila sa iyo at kaya mo ring magsakripisyo ng kahit kaunting oras para lang makasama sila.